Walang problema ha, sisipot siya. Ako hindi ako pupunta sa lugar niya, wala akong tiwala sa mga yan, mauna. Hindi naman kasyano yan eh. Hindi natin kontrol ng mga utak niyan eh. Ang sabihin mo kay Rashid, ipigay mo, Rashid, punta ka daw kanila James, dito po sa Muntinlupa, pwede po kayo pumunta dito sa church mismo. Dito tayo magdebate. Oo. Walang problema, isa-set up ko lang yung speaker dyan sa labas, walang problema. Basta wag lang kayo manggulo, wag kayong magdala ng kutsilyo, o time bomb, o RPG, o kutsilyo samurai, wag. Debate lang. Debate lang. Wala problema, dadalhin ko tong laptop ko, wag kayong makialam sa aking source, ilalive natin, wag kayong manggulo, wag kayong manigaw, dito tayo, walang problema. Kung kakasa si Rashid, kung ayaw naman ni Rashid pumunta ng personal, edi sa live tayo, sa answering pulsos, pumasok kayo, si Rashid, si Barcelona, kung sino man yun, si Kabashir. Sabihin nyo kay Xicas sa kanilang tatlo, pumunta sila, bumisita sila sa aming page, debate kami dito sa page ng Asirin Pulsos. Ang moderator namin, si Brother Larry. Aharapin ko kayo kahit sino sa inyo. Wala, hindi kami umatras sa inyo. Una-una, mali ang doktrina nyo. Tama kami, tama. Tingin namin, kami tama. Baptist. Wala pa kayo, may Baptist na. Wala pa si Muhammad. Kaya bakit kami matatakot sa inyo? Personal, punta kayo. Sabi ko lang yan kay Bashir eh. Bashir, punta ka dito na personal sa Muntinlupa. Huwag ka magdala ng marami na parang dami nyo. Ikaw at ang moderator mo lang, pati yung kasama mo, kahit lima kayo, papayag ako, basta huwag kayong manggulo. Dito tayo, mag one-on-one debate tayo dito, ilalive namin. Magtatawag ako ng mga kasama ko para mag-coverage din sila. Pero lilimitahan lang natin. Yan ang sabi ko, kung kakasa sila, mag-PM sila sa akin, antayin ko yung PM nila, then i-start natin, i-schedule natin, ipopost pa natin sa iba't ibang pages na rating ang debate na yan. Wala problema. Naharap talaga ako dyan. Pero hindi ako haharap sa mga lugar nila. No way. No way. Kayong pumunta sa aming lugar. Kung talagang gusto nyo kami makadebate. A few moments later. Binasa mo yung Deuteronomy 18:18. Doon po ba sa Deuteronomy 18:18, sinabi po ba ni Moises doon, ang Kristo mamamatay? Kapag may nabasa ka ang Kristo mamamatay sa Deuteronomy 18:18, magsiuwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Tago na ako! Uwi na tayo! Sagot, hindi ko naman kayo pinapauwi. Debate nga ito eh. Sabi na rito, pag may nabasa sa Deuteronomy 18:18, namatay ang Kristo, umuwi ka na! Uwi na ako! Uwi na tayo! Okay, so yun po yun, ano, challenge question. Brother James, nakakabi niya po ba yun? Papauwi niya po ba siya? Pwede na siya umuwi. Okay, sige, bigyan natin ang pagkakataon sumagot, ano, sa questions, challenge question. And Mercy, yung pong kanyang style po, mga kababayan, and Mercy Record yan po ang tawag dyan. Ibig sabihin, hindi niya naintindihan ang theology ng PPI in short. Kaya nga, in-explain natin sa kanya eh. Kasi nga, sumasagot. Apo. Meron pang sinabi si Moises at Kristo makamatay. Sabi niya meron. Deuteronomy 18:18. Paano ba? Doon mo pa sa Deuteronomy 18:18. Sinabi ni Moises, ang Kristo makamatay. Pakalapan ang Kristo makamatay. Uwi na ako sa Project 7. Makinig ka lang na. Makinig ka lang na. Para sa iyo. Moderator lang muna kasi i-explain namin sa'yo ang meaning. Moderator's time, ayun po yung challenge question ni Karashid. Ano ni? Yan, so ano po ang sagot ni Brother James? Pakinggan po natin. Allahu Akbar! Ang sagot natin dyan, in respect dito sa ating theological stand, si Kristo po ang tinutukoy dyan dahil una-una, propeta po ang narating. This is the debate. You have to listen carefully sa ating debate para sa mga tao na nanonood. Ngayon, sa Book of Acts chapter 2:3, malinaw na yan po ipatutok kay Kristo. Kaya nga, hindi niya pinapatunayan ko, hindi naman ang ako na pinapatunayan ko. Okay, so maraming salamat po. Bigyan po natin ang dalawang debatista ng sumasabagong palakpakan. Salamat sa mahinig na tanungan na sagutan sa...